Ambush! Ang sigaw ni Kalaling na siyang leader o pinuno ng kanilang grupo. Ang kanilang grupo ay kinikilala ng mga sundalong militar na grupo ng mga taong komunista o mga taong lumalabag o tumututol sa pamamahalang ipinatutupad ng gobyerno. Rebelde o mga taong labas, yan ang madalas na itinatawag sa grupo ni Commander Laleng ng mga alagad ng batas. Ang lahat ng mga nagaganap na pagpatay, nakawan at iba pang mga krimen sa kanilang bayan ay isinisisi o ibinubunton ng mga alagad ng batas sa grupo ni Commander Laleng. At dahil sa masamang idinulot noon sa mga tao, kung kaya kinatatakutan at iniilaga ng mga sibilyan ang grupo nila Commander Laleng. Subalit ang buong katotohanan, ang batas na paulit-ulit na sinasabi at mahigpit na ipinatutupad ni Commander Laleng sa kanyang mga miyembro ay ang patas o pantay-pantay na pagtingin ng gobyerno sa mga mayayaman at mahihirap. Hindi totoo ang lahat ng ibinibintang at ikinakalat sa lahat ng mga media ng mga alagad ng batas. Hindi sila ang mga pumapatay sa mga nawawalang negosyante at natatagpo ang patay, kundi ang grupo din mismo o ang mga pribadong sundalo ng gobernador ng kanilang lalawigan na siyang utak sa lahat ng mga kaganapan, si Gobernador Leon Cordero. Ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng mga illegal na transaksyon sa iba't ibang panig ng kanilang lalawigan sa pamamagitan ng kanyang mga galamay na mga tauhan ay palihim niyang naipupuslit o naisasakatuparan ang mga pagbibinta ng mga ipinagbabawal na gamot o droga, at ang ibang negosyanteng kumakalas ay ipinatutumba nito sa kanyang mga pribadong sundalo. Hanggang sa ito na nga ang nangyari. Ang nooy 30 bilang na mga taong miyembro na pinamumunuan ng may prinsipyong si Commander Laleng ngayon ay paisa-isa nang nalalagas o nauubos dahil sa ginagawa sa kanilang pananambang ng mga sundalong inupahan at pusakal. Malulupit ang mga ito. Kita ni Commander Laleng ang ibang mga tauhan niya na may mga buhay pa ay tinatagpas ng mga sundalong ito ang mga ulo bago tagtarin ng bala. Halos mapaluha naman si Kalaling sa mga nasasaksihan niya. Mistulang kinakatay na baboy ang pinalabasan ng katawan ng mga kasama niya tuwing nahuhuli ang mga itong gumagapang sa lupa. Kalaling, umalis na kayo. Ako nang bahala dito. Kinakailangan niyong mabuhay para maisakato para ng ating layunin. Pasigaw ni Tomas ang isa sa kanyang kanang kamay habang sila ay nagkukubli sa malalaking puno at nakikipagpalitan ng putok sa mga walang pusong militar. Pero paano ka? Paano ka, Tomas? Nagdadalawang isip na tugon ni Kalaling kay Tomas. Hayaan mo na ako dito, Kalaling. Ikinararangal kong mamatay na kasama ang ating layunin. Ang layuning maging patas ang pagtingin ng gobyerno sa mga tulad nating mahihirap. Kaya, Kalaling, sige na, umalis ka na. Sige na. Sige ka, Tomas. Nang oras ding iyon ay umalis na nga si Kalaling habang sunod-sunod ang pagputok ng baril ni Tomas. Napatigil siya ng paglalakad nang madaplisan siya ng bala sa tagiliran. Bagamat taplis lang ay nagdulot ito sa kanya ng labis na pagdurugo. Subalit ganoon pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad para makalayo. Hindi pa man siya tuluyang nakalalayo ay nakarinig na siya ng palahaw ng wari ay pinapahirapan. Doon ay unti-unti pumapasok sa isipan ni Kalaling ang maaaring kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kanang kamay ni si Tomas sa kamay ng mga militar. Nakaramdam si Kalaling ng kaunting pagpatak ng kanyang mga luha, subalit pinigil niya. Pinilit niyang maging matibay ng mga sandaling iyon. Hindi ko hahayaang masayang ang buhay mo, Tomas, at maging ng ating mga kasama. Wika niya sa sarili hanggang sa pansin niyang parang tumigil na ang putukan. Kaya mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Ayun! Ang sigaw ng isang militar
na humahanting sa kanya, na sinundan ng pagputok ng dala nitong mahabang armas. Nasa 10 ang bilang ng mga ito. Pinaulanan siya ng mga bala ng mga ito at ramdam niya sa sarili niyang napuruhan na siya. Subalit inipon niya ang buong lakas na natitira at pilit na humarap sa mga humahabol sa kanya upang tuluyan ng wakasan ang kanyang buhay. Pagkaharap niya sa mga ito ay itinutok niya sa mga ito ang dala niyang mahabang armas at inubos niya ang kanyang natitirang lakas sa pagpapaputok. At habang umaatras siya, papatalikod sa tindi ng impact ng tama sa kanyang katawan dahil sa mga pagbutas ng mga bala sa kanyang tiyan, ay hindi niya napansin nahuhulog na pala siya sa isang bangin o talon. Tomas, patawad. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa kumikintab at malinaw na tubig sa talon. Kaagad din namang kumalat ang kanyang mapupulang dugo sa nasabing tubig na kanyang binagsakan. Hindi pa nakuntinto ang mga hayop ng mga militar, muli nilang tinatag ng bala ang katawan ni Kalaleng. Hindi na siguro mabubuhay yan. Tayo na, ang sabi ng umiisang militar na siyang namumuno sa kanila. Magaling, magaling. Tandaan nyo, tuwing may mabalitaan kayong mga mamamayang mahihirap at nagtatatag ng grupo upang kumontra sa aking pamamalakad, tudasin nyo kaagad pati ang kanilang pamilya. Ang salita ng nakangising si Gobernador sa kanyang mga militar habang hawak nito ang mamahaling alak at iniaabot sa pinakapinuno ng mga militar ang makapal na pera. Magpahinga na muna kayo. Tatawagin ko ulit kayo pag may pag-uutos ako. Muling pag-uutos nito. Kaagad na ngang umalis ang mga bayarang militar at matapos pagparti-partihin ang ibinayad na pera ay nagkanya-kanya silang bakasyon sa kani-kanilang pamilya. Isang lalaking nakahiga sa papag na yari lamang sa kawayan at makikitang may nakatapal na iba't ibang uri ng dahon sa iba't ibang parte ng katawan nito. At sa gilid nito ay mapapansin ang isang matandang may mahabang puting buhok na kulot-kulotin, mahabang puting balbas at bigote, at kasuotang kusot-kusot na damit at pantalong kupas. May suot itong kwintas kung saan ay kapansin-pansin sa nasabing kwintas ay kulay puti ito at hugis kidlat. May hawak itong bao at may kung anong inilalagay ito dito na siyang naging sanhi ng pag-usok nito. Pumapaikot ito sa lalaking walang malay at nakahiga. Pinapausukan ng masabing matanda ang naturang lalaki at ang lalaking ito ay si Commander Laleng. Umuusal ito ng mga katagang kakaiba habang pilit na pinapausukan ang buong katawan ni Kalaleng. Maya-maya pa'y hinubad nito ang suot na kwintas at inilipat sa liig na nakahigang si Commander Laleng. Ilang saglit pa'y biglang dumilat ang mga mata ni Commander Laleng kung saan ay umikot ang paningin nito at bigla itong bumangon na naging sanhi ng paglaglaga ng mga kakaibang dahon na nakatapal sa kanyang katawan. Kasunod nito, unti-unting lumalabas sa butas ng kanyang mga sugat ang mga balang bumaon sa kanyang katawan hanggang sa maglaglaga na ito sa sahig. Nasaan ako? Sino kayo? Gulat at naguguluhang tanong ni Commander Laleng sa matandang ermitanyo. Ako si Emong, isa akong sinaunang manggagamot. Matagal na kita ang sinusubaybayan, Commander Laleng. At alam ko kung anong prinsipyo ang ipinaglalaban mo. Sagot ng sinaunang manggagamot. Teka po. Ang pagkakaalam ko po eh, patay na ako at tabtanda ako ng bala na pumagsak ako sa talon. Oo, tama ka, Laleng. Pero
ikinligtas kita nang umalis na yung mga salbahe militar. Lolo, teka. Paano? Paano? Paano niyo po ako inligtas? At ang mga tama ng bala sa aking katawan ay kita ko kanina pagbangon ko kung paano nagpupumilit na lumabas sa aking mga sugat. At ang sugat ko, ramdam kong unti-unting humihilom. Mahabang tanong ni Commander Laling sa matandang ermitanyo. Totoo ang lahat na nasasaksihan mo. Mga nasasaksihan mo kaganapan, Laling, at ang pintas na suot mo. Yan ang ginamit ko nang iniligtas kita sa talon. Ang kwintas na iyan ay galing pa sa aking mga ninuno. Oras na para mapasa iyo iyan. Magagamit mo yan para matupad ang mga pangarap mo na ituwid ang maling nagaganap sa lalawigang ito. Tandaan mo, Laling, huwag mong gagamitin sa masama ang kwintas na iyan. Yan ang magpapabago ng buhay mo simula sa araw na ito. Magtatanong pa sana si Commander Laling sa matanda, subalit nang muli niya itong tingnan habang nananatiling hawak niya ang pintas, ay wala na ito. Puno man ng pagtataka at katanungan ng isipan ni Commander Laling, ay nagpasalamat na lang siya sa matanda. Subalit tama ang matanda, nakaramdam siya ng mga kakaiba at pambihirang lakas na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ilang araw pa ang lumipas ay kumilos na nga si Commander Laling. Gamit ang jacket na may hood ay gabi-gabi niyang tinitiktikan ang malaking mansyon ng gobernador. Tad-tad ito ng mga tauhan niya, subalit sa mismong malawak na hardin ay kita niya ang 10 sundalong inupahan ng gobernador na yumari sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya makakalimutan ang mga pagmumukha ng mga ito. Nag-iinuman ang mga ito. Wala nang sinayang na pagkakataon pa si Commander Laling. Dahan-dahan ang lumapit siya sa dalawang bantay sa gate na nagkatalikod. Dahil sa taglay niyang bilis at kakaibang lakas, ay mabilis nang binali ang mga liig nito matapos ng pilipitin. Ang lakas at bilis niya naggaling sa kanyang kwintas na ipinagkaloob sa kanya ng matandang ermitanyo. Ay isa pa lang sa mga kakayahan ng kanyang suot na agimat, nagagawa rin niyang maging invisible at hindi rin siya tinatablan ng bala ng baril, itak at iba pang matutulis na bagay sa pamamagitan lang ng pagdampi niya dito gamit ang kanyang palad, ay masusunod na ang kanyang gustong naisin. Subalit gusto niyang maging maayos at tahimik ang kanyang paghihigante sa gabing iyon. Isa lang ang alam niyang paraan para matapos na ang paghihirap ng kanyang mga kababayan, na patuloy na pinapasayaw ng malabyablong si Gobernador Leon Cordero sa kanyang mga palad. Yun ay ang wakasan na ang buhay nito. Dahan-dahan siyang lumalapit sa mga naghahalakhakang mga sundalo ng Teka! Sino ka? Tanong at pagtataka ng isang sundalong nakapansin sa paglapit niya nang bigla siyang naglaho na parang bula sa paningin nila at pinag-uuntong niya ang mga ulo ng mga ito at nawalan ng malay. Nagpalingaling nga siya sa paligid kung may nakakita sa kanya sa mga pangyayaring ginawa niya sa 10 iyon. Na ngayon ay mga wala ng banay. At dahil sa malakidlat niyang bilis at lakas na galing sa kung anong kakaibang nilalang, ay mabilis niyang nailabas sa mansyon ang 10 sundalo at dinara niya sa mismong talon kung saan siya nito tinatad ng bala ng baril. Iginapos niya ang mga walang malay sa malalaking puno at binusalan ang mga bibig. At matapos ay muli naman niyang ginamit ang kanyang malakidlat na bilis at tinahak ang kinaroroonan ng mansyon upang balikan ang pinakang ugat ng lahat ng ito. Subalit, may nagbago na nang bumalik siya sapagkat nagsisigaw na ang gobernador habang may hawak na dekalibreng baril at ipinapuputok nito sa paligid kung saan ito maibigan.
Nagmumura ito at binubulawan ang mga tauhan niya sa dahilang na-discover na pala ng mga tauhan ito ang bangkay ng dalawang bantay sa gate. At bukod pa doon, inisip nitong pinasok sila ng isa sa mga kumakalaban sa kanya at ang mga inaasahan niyang mga pirador na 10 sundalo ay hindi na rin niya mahagilap. Mga tarantalo kayo! Kung kailangan ko kayo, saka kayo wala. Sigaw ito sa kawalan. Ah, sila ba ang hinahanap mo? Tara, isasama kita sa kanila. Boses ni Commander Laleng na nasa tabi ng nag-aamok na gobernador. Sino ka? Ahas ka! Huwag kang traidor! Mapakita ka! Sagot nito at ipinapuputok sa paligid ang baril. Subalit nagulat ito sa naging pagsagot ni Commander Laleng. Sapagkat para itong latang may tali na mabilis na hinihila sa kanyang paa, sadsad ito sa simintong sahig. Makikita itong may mabilis na humihila, subalit ang humihila sa kanyang papalabas sa mansyon ay hindi nakikita. Kumapalahaw ang gobernador na marahil ay nasasaktan. Maging ang mga tauhan ito ay wala nang nagawa. Dahil unti-unti na ang gobernador na nawawala sa kanilang paningin. Ang palahaw nito ay naglaho na din. At kagaya ng mga naunang dinala ni Commander Laleng sa gilid ng talon at may mga naglalakihang puno, ay itinali din niya ang walang ulirat na si Gobernador Leon Cordero sa isa sa pinakamalaking puno. Subalit imbes na paharap, ay itinali niya itong nakayakap sa malaking puno at nang unti-unti at sabay-sabay silang magkamalay ay bumungad sa kanila ang isang lalaking nakaharap sa kanila. Nakaupo ito sa katawan ng nakatumbang malaking puno. Natatakpan ang suot nitong hood ang kanyang mukha at tanging liwanag ng malaking buwan lang ang nagsisilbi nilang tanglaw. Sino ka? Parang mo nang awa. May mga anak ako, apo at manunggang. Ang pagmamakaawang bungad ng pinakapinuno ng mga walang awang sundalo. Tululaway si Pun, pawis ng mga ito. At ang iba sa kanila ay basa na ang suot na pantalon. Napapaihi na ang mga ito sa tindi ng nerbiyos. At ang iba sa mga ito ay nagsalita pa ng, May mga babae pang naghihintay sa akin. May mga babae pang naghihintay sa akin, kaya hayaan mo akong makalis. Wala akong kasalanan sa iyo. Mga salita ng mga ito, sapagkat bago pa man sila magkamalay ay mabilis nang inalis ni Commander Laleng ang mga pusal nito. At tangi ang gobernador lang ang marinig na impit na umuungol, sapagkat ito lang ang may pusal. Maawa! Nagpapatawa ba kayo? Naawa ba kayo sa mga walang malay na mga sibilyang pinagkakatay ninyo na parang mga hayop? Nakakaloko at magigiing salita ni Commander Laleng. Hindi ko akalaing mga tumag para kayo. Pero ang ikinilos nyo nung pinalak nyo akong patayin dito ay parang wala kayong kinatatakutan. Teka! Ikaw si... Oo, ako nga, sagot ni Commander Laleng sa kamabilis niyang inilantad ang kanyang buong anyo sa 10 militar maliban sa gobernador, sapagkat nakatalikod ito. Hindi maaari, patay ka na! Hayaan niyo, ipalasap ko sa inyo kung paano maghiganti ang mga alagang mababangis na hayop ng kaligtasan. Teka, anong ibig mo sabihin? Commander Laleng, nang ibig mo sabihin? Nahihintakutang tanong ng pinakapinuno ng mga ito. Simple lang. At maghintay kayo sa hudyat ko. Pwede ba? At ikaw naman, Gob. Uwi ka ni Commander Laleng sa may busal na gobernador at namimilog ang mga mata. Umuungol pa ito. Marahil na gusto itong ipahiwati. Gob, sinadya ko talagang huwag tanggalin ang iyong busal, sapagkat malansa
ang bawat lumalabas sa iyong bilig, sagot ng kumander, at unti-unti na niyang dinadampian ang kanyang agimat. Bumibigit at nagbulong. Wari may kinakausap ito. Maya-maya pa'y umihip ang napakalakas na hangin, at pagkatapos ay pinalitan ng tunog ng iba't ibang mabangis na hayop. Mas lalong nagsipalahaw ang sampung kalalakihang di umano lilitar, pero ngayon asal bata na ako ito sa takot, hanggang sa unti-unti nang lumabas ang mga naglalakihang nilalang, mga makamandag na ahas at iba pang mga malahalimaw na baboy ramo. Agresibo ang mga ito, at biglang nabutas ang lupa at lumabas ang di mabilang na alaktang gubat. Halo-halo ang laki ng mga ito. Biglang umuga ang mga puno at sumilip ang mga mata ng isang dambuhanang lulamba. Napunog ng panaghoy ng mga taong ang kaluwa ang gubat. Humahalo ang kanilang boses sa ibay na inulilikha ng mga mabangis na hayop. Muling nawala sa ibang dandaling, at kitlat ang bilis nito, inalis ang tali ng mga taong may masasamang loob. Hindi ko nang hahayaan na kainin kayo ng mga hayop na iyan, na hindi kayo lumalaban. At nang tuluyang makalagan ng kumamber ang mga tali nila, ay unti-unti na silang hinarap at dinaluhong ang bawat isa sa kanila. Nagmumura sa galit ng gobernador, sapagkat kasabay ng pag-alis ng kumandyan sa tali nito ay ang pagtanggal nito ng busan. Ngunit sa ginawa niyang ingay ay agad siyang nilapitan ng malaking gagamba. Pinalakpan ng gobernador na manlaban, subalit may mga hibilan ng sapot na siyang tumabaikot sa kanya, hanggang sa nagmukha na siyang mami at natigil na ang bibig nito kakamura nang matakpan na ang bunganga nito ng sapo, at dahan-dahan nang inilapit sa bibig ng higanting gagamba. At kagaya ng sinapit ng gobernador, makikita sa paligid ang mga bangkay ng sampung sultano na pinagbedestahan ng mga hayok sa lamang mga kakaibang nilalang na galing sa mundo ni Mang Emo, ang may-ari o orihinal na may-ari ng Bertob ni Commander.